Okay guys, good morning sa inyong lahat. For today's video guys, ang ating tatalakayin ay kung ano ba talaga ang mga requirements na kinakailangan pag mag-a-apply ka ng motor kay Premium Bikes yan, si Premium Bikes. Kung ano ba talaga yung requirements na kinukuha namin para bago pa lang kayo pumunta sa dealers o sa stores, dala nyo na at preparado na kayo dun sa mga requirements nyo, ano? Pero bago ang lahat, syempre, intro muna tayo! At ayun nga guys, for today's video, ang pag-uusapan natin ay kung ano ba talaga ang mga requirements na kailangan nyong dalin pagka kayo ay maglalabas o kukuha ng hulugang motor sa Premium Bikes Corporation. Yan, nasa likodan ko yung aming logo kung mapansinin nyo. Una sa lahat guys, pag-usapan natin. Ang kadalasang kasing kumukuha ng motor sa amin dito ay yung mga empleyado, private employee. Yan. For example, ikaw ay isa sa private employee, ang unang-unang kailangan mong kumpletuhin requirements ang dalin mo, yung ID mo sa kumpanya, ID mo sa agency, basta ID mo na binigay nila na nagpapatunay na isa kang empleyado nila. Ayan, gantong ID oh. Sumunod, valid ID na issue ng government. For example, driver's license, police clearance, etc. etc. Basta yung primary ID na galing sa government. Pangatlo, 1 month latest payslip or certificate of employment. Yan. Alin sa dalawa? Pero mas madaling i-provide dyan yung 1 month latest payslip. Yung tatlo lang na yun ang tataglayin mo, pwede ka na mag-apply ng motor. In addition pala, dapat at least 2 years ka na sa trabaho mo o 2 years regular ka na. Pagka ikaw kasi, for example, may nag-a-apply kasi dito sa amin pagka minsan, 2 months pa lang siya, nare-reject kasi yun. Nadadali siya dun sa tenure. Dapat at least 2 years ka na dun sa trabaho mo, okay? Naintindihan nyo ba? Sumunod, dumako naman tayo dun sa mga private, sa mga public employee. Yan, for example, teachers. Yan. Ang ating kailangan i-provide mga ma'am, mga sir, ay yung ating ID sa school. Kagaya na to, yung ID nyo po dun sa school nyo kung saan kayo nagtuturo. Sumunod po, 1 valid ID. Issue din ni government. Yan, maraming IDs yan, mga guro. Marami silang ID na i-issue ng kanilang heads. Yan. Sumunod, yung 1 month latest payslip po ninyo, yung isang buo pong payslip. Dapat po, nakalagay po doon, hindi po bababa yung ating neto ng 10,000 kasi po, mare-reject din po tayo. Kasi po, hindi naman po sa atin, sa kalaman nating lahat, karamihan po kasi ng ating mga ka-teachers, hindi naman po lahat ha, marami po silang loan. Kaya yung iba po, meron silang neto minsan na 5,000, 6,000, which is nade-decline po kasi sobrang baba na po ng nagiging neto natin. Ano po? Yan lang po. Sana po medyo malaki po yung ating income para ma-approve po tayo. Mabilis naman po ang approval kay Premium Bikes. Sumunod po, doon naman po tayo dumako sa ating mga kababayan na tricycle drivers o TODA. Yan, for example, yung mga TODA ang dumadaan na yan. Yung mga tricycle na ganyan. Ang kailangan po natin, yung ating prangkisa, updated po dapat ang prangkisa, hindi po expire. Franchise, yun po. Sumunod po, driver's license po ninyo. Sumunod po, ORCR po ng motor na inyong dinadrive. All goods na po yun. Bali, yun lang po requirements natin pagka self-employed ka o TODA. Yan. For example naman po, sumunod, ikaw ay OFW. Yan. Ang kailangan po natin pagka mag-a-apply kayo ng motor, syempre po, nandito na kayo sa Pilipinas. Ano po? Ang kailangan po natin, return ticket po ninyo o return contract ninyo dun sa abroad na nagpapatunay na ikaw ay may babalikan pa uling trabaho dun. Tapos, 1 valid ID at magiging co-maker mo po ang iyong nanay. Kung ikaw naman po ay may asawa na ang iyong asawa. Para po meron tayong makikitang may iwanan ng motor nyo dito pagka kayo bumalik na po sa abroad. For example naman po, kayo naman ay seafarer, seaman. Oh, nandito kayo sa Pilipinas, balak nyo po maglabas ng motor. Ang kailangan din po, ganun, seaman's book po natin. Meron po lahat ng seaman's yan. Seaman's book, 1 valid ID, at saka gagawin din po natin co-maker ang inyong magulang kung kayo ay walang asawa o ang inyong asawa pagka kayo may asawa na. Nakintindihan nyo? Medyo nakakalito, no? Sumunod po dito, dun po naman sa mga karpentero na tinatawag, mga foreman. Yan. May mga kadalasan po kasi may mga small foreman dito sa isla ng Mindoro, sa mga isla ng mga probinsya. Ang kadalasan pong hinihingi natin dyan na requirements ay yung kontrata po. For example, ako po yung foreman, tapos dito po yung ang nagpagawa ng bahay. May kontrata po kasi yan silang dalawa na pinagpirmahan kung magkanong uubusin na gastos doon sa papatayong bahay. Yun po yung kailangan natin, tsaka isang valid ID po.
Ngayon po, in addition, basta po may asawang mag-a-apply, automatic po na magsusumitin din ng requirements ang kanilang mga asa-asawa. Ano po? Yon. Sumunod naman po, ikaw ay farmer. Farming. Ang kailangan mo pong kunin, kung meron pong land title na mas mabilis, pwede po yon. Ngayon, kung ayaw nyo pong pakialaman o ayaw nyo ilabas yung land title ninyo sa baol, pumunta po kayo sa barangay. Humingi po kayo ng Barsi certificate. Nagpapatunay po ito na meron po kayong lupang sinasaka at valid ID mo po, at kung may asawa ka, valid ID din po ng inyong asawa. Ano po? Kung ikaw naman po ay mangingisda, may sariling bangka, ganyan, ang kailangan mo po, barangay certificate na meron kang bangka. Kasi kadalasan po dito sa isla namin, mga wala namang mga papilis yung mga bangka dito, certificate lang galing sa barangay. Yun po, ina-acknowledge na po yun, pwede na po yun. Hingi lang po kayo ng certification sa barangay na kayo ay mayroong sariling bangka. Tapos isang valid ID lang po ninyong mag-asawa. Kung binata ka naman, valid ID mo lang syempre. Kung ikaw naman ay mayroong livestock, babuyan, manukan, palaisdaan, ikaw din ay kailangan pumunta sa barangay. Kumuha ka ng barangay certification na ikaw ay livestock owner o business owner ng livestock, etc. At one valid ID rin. Pag may asawa, lagi kong sinasabi, one valid ID din ni Mrs. Ano? Guys, kadalasan, minsan may mga kliyente tayo na kompleto na siya requirements, nare-reject pa rin sila. May mga dahilan kasi yon. For example, number one, hindi ka kilala sa lugar ninyo. Tinanong ang kapitbahay, may sama ng loob sa'yo. Sinabing hindi ko naman kilala yon, si Juan de la Cruz. So, automatic yun guys, mare-reject yon. Dapat friendly kayo sa mga kapitbahay ninyo, huwag kayong palaway. Pangalawa, yung may mga account sa inyo ng home credit, yan, kadalasan sa Pilipino may home credit. 80% of Pilipino may home credit yan. Dapat good payer kayo sa home credit, kasi may mga tao na budol. Pag na-down na sa cellphone, hindi na hinuhulugan si monthly, ha. Yan yung nagtitrigger ng rejection, guys. Yung mga unpaid loans, yan. Minsan nagtitrigger yan. Pag kami nalas-malas ka talagang titrigger siya, marireject ka. Okay? Guys, dito sa premium bikes, usually, pag kompleto ang iyong requirements, one day lang, may result na yun. Kuwari, nag-apply ka, kompleto requirements mo, one day lang, talagang marirelease na yun, may result na yun. Ngayon, for example, na CIA ka na, after 5 hours, matagal yun, after 5 hours na lang, para buhay na buhay, after 5 hours at walang tumawag sa inyo, magtanong na ulit kayo sa branch kung may result na ba yung application ninyo. Kasi kadalasan, minsan, hindi kayo makontakt, hindi kayo ma-inform ni branch na rejected yung account. Kaya mas mabuting puntahan nyo si dealership para malaman nyo kung may result na ba talaga o wala pa. Yan. Mapansin nyo, magbe-break na sila. Katago pa. Yan. Basta guys, pagka kayo pupunta dito sa dealership, for example, ang pinagkakakitaan nyo ay alam nyo yung pasok, i-assist naman talaga agad kayo ng mga empleyado dito. Wala naman kaming dahilan para hindi kayo bigyan ng motor. Kasi sa amin dito, ang aming mga vision at saka ang aming mga plano sa buhay ay magbigay ng motor araw-araw sa mga nangangailangan. Basta ka-approve-approve lang. Minsan kasi may hindi rin ka-approve-approve, mahirap yon. Dito ang idagdag ko nga lang pala, dito kasi sa ating kadalasan, may mga customer dito na papasok, mag-a-apply. Ang unang-unang tinatanong ko, may CA pa ba? Guys, itanim at ipako nyo sa isip nyo na pag kayo ay nag-apply ng motor, meron talagang CI. Bakit? Bakit ba hindi mawala-wala ang CI? Kasi guys, for example, kami, hindi naman kami panghabang buhay na nandito sa trabahong to. May pagkakataon na baka magalit sa amin ng kumpanya, sisantihin kami. O, paano na pag hindi kayo si CI? Paano kayo pupuntahan ng mga bagong empleyado? Paano kayo ipapalo up? For example, may mga bagong promos. Paano kayo pupuntahan kung kayo pasyo? De, mga nga pa sila sa dilim. Iba-iba kasi guys, pagka na CI talaga, may records kayo na susundan ng mga naiiwang empleyado dito. Kaya guys, yun yung matinding paliwanag kung bakit hindi nawawala ang CI. Meron kasing papasok dyan. May CI pa ba? Talagang may CI pa po. Obligasyon po namin yun na magbigay ng CI para kilala naman namin yung aming mga pinauutang. Hindi naman po natin pinamimigay ang mga motor. Ito po ay
business talaga na kailangang solidong-solido, straight na straight, ano? At karagdagang tips pa pag kayo ay mag-a-apply ng motor, wag naman kayong bossy. Kasi may mga ganun na customer, hindi naman sa nila lahat ko. May customer kasi nakukuha ng hulugan ng motor, kala mo nabili ka na. Alam niyo yun, yung may attitude, yung kakaiba yung ugali. Kasi guys, hindi naman sa sinasabing gustong-gusto namin ng release. For example, ganun yung aming na-encounter. Siyempre, magdadalawang isip yan kung bibigyan ka ba o magiging bonbon kang problema, di ba? Kaya dapat mag-humble lang tayo. Lalo't hulugan pa ikukunin natin. Maging friendly tayo, hindi naman masamang maging mapagkaibigan, hindi naman masamang maging mabait. Minsan kasi may mga feeling entitled dyan, kukuha lang naman ng hulugang motor. O di, paano pagka hindi kayo binigyan, ay di, magiging grounds nun, character agad. Which is very bad. Very bad. Ayaw na ayaw ng character. Okay, sana may natutunan kayo at doon sa mga hindi ko nasabing pinagkakakitaan. Diba? O sige guys, sana may natutunan kayo for today's videos. Sana naliwanagan kayo. At kung may mga katanungan kayo, mag-comment lang kayo. Pansinin nyo sa mga video ko, lahat na nagko-comment doon, nire-replyin ko para magkalinawan tayo. At kung gusto nyo nga pala akong i-reach out, pwede nyo akong makontakt sa messenger ko, Romel Siron Mirabueno. Yan, Romel Siron Mirabueno. Tingnan nyo na lang dyan, message nyo lang ako kung kailangan nyo ng motor o kailangan nyo ng mga payo. Di ba? Sige, yun na lang muna sa ngayon. Bye-bye, Siron TV!